ng tropa ko. Dalawa tulog na lang. Pentecost na. Oh my God. We celebrate. Anong sinaselebrate natin sa Pentecost? Birthday ng simbahan. So ready na ba kayo sa celebration ng birthday ng simbahan? Hindi ka kaya masyadong i-spoil ngayon about Pentecost. Pero tonight can be a good time for us to prepare ourselves for this big celebration ng buong iglesia. Iglesia ni... And sa buong mundo, mga kapatid. Pwede natin pagnilayan itong mga tanong na ito. Sino ba ang Espiritu Santo para sa iyo? Sino ba si Espiritu Santo para sa iyo? At bakit mahalaga siya para sa atin? Pwede bang wala ang Espiritu Santo? Kung naalala niyo last week, ano yung pinaka-main celebration ng simbahan? Easter? Last week lang, last week. Ano yan? Anong nangyari kay Jesus? Umakyat sa langit. Umakyat sa langit. Okay. Bigyan niya ng ano yan? Sambag siya. Pera. Umakyat sa langit. Bago siya umakyat sa langit, anong sinabi niya? Yun lang. Pagsak na. Ganun lang. Okay. Ibigay niya sa atin yung Espiritu Santo. At ano pa yung binigay niya sa atin aside from the Holy Spirit? Ano yung title ng guidelines natin last week? Ascension and the Greatest Mission. Binigay niya tayo ng mission. So para may sa buhay natin yung mission natin, He gives us the Holy Spirit. So the Holy Spirit gives us the power to do the will of God. The Holy Spirit gives us the power to do the will of God. The Holy Spirit, better said, because the Holy Spirit is not something, He is someone, is the one who empowers us to do the will of God. So pinapalakas tayo ng Espiritu Santo para magawa ang kagustuhan ng Panginoon sa buhay natin. So that's one way we can understand the Holy Spirit from the last guidelines that we had. And today, meron tayong passage na kinuha natin sa Sunday readings. Yung first reading sa mga Gawa, chapter 2, verse 1 to 11. And yung Gospel from 1:20-19-23. So papasadaan lang natin siya para mas maintindihan pa natin yung Espiritu Santo at mas maging handa tayo para sa Pentecost. Maraming pwedeng sabihin tungkol kay Holy Spirit. Kasi since the very beginning of the Bible, sa Genesis, nandun na si Holy Spirit. So si Holy Spirit, hindi siya yung tipong pagka umalis sa si Jesus, saka lang siya dumating. Okay, since the beginning of time, the Holy Spirit was there in the creation. He was the bread of God. Siya yung, sino ba humihinga dito? So humihinga tayo, diba? That's the bread, huh? Because of life, the Holy Spirit is life. Okay? So magpo-focus tayo ngayon sa readings natin. And as you know, when we pray the Word of God, we carefully read verse by verse yung pagbasa. And we talk to God, we dialogue to God. Ano bang ibig mong sabihin dito, Lord? Anong gusto mong sabihin sa akin? Anong meaning dito? Paano ko may sasabuhay ito? So, try natin isa-isa ito ngayon. So, tayo sa first reading sa mga Gawa, chapter 2, 1 to 11. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. Okay. Period. One verse. Ano yung sabihin niya? What can we get there? Diyan pa lang, marami na tayong pwede makuha. Nagkatipon sila lahat sa isang lugar. Ibig sabihin, nagkasama-sama sila. United sila. Unity.
Kasi kapag ka-divided tayo, watak-watak tayo, palagay niyo nandun si Holy Spirit? Baka nandun yung kalaban. Sino ba yung kalabang espiritu? Masamang espiritu. Yan yung nag-divide sa atin. Kasi pagka-divided tayo, madali tayo matalo ng espiritu. Pagka nag-isa ka lang, mag-isa ka lang sa bahay. For example, imo-imo ka doon, lonely ka, loner-loner. Dali ka at akilin ng espiritu, ay ng masamang espiritu, eh, di ba? Spirit, kasi that's one of the gifts, no? Yeah, isa sa mga ginagawa ng Espiritu Santo is pagsama-samahin tayo together para sundin ang kalooban ng Diyos. Okay? So, ang Espiritu Santo pinagsasama-sama tayo. Sana lahat na nagsasama-sama. Grabe nga. So, kailangan natin ng Espiritu Santo para hindi magkita-kita. Yeah. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Ani mo'y kagunot ng malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. Kasi nga, dilang apoy. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at ang salita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanilang Espiritu Santo. Okay. So dumating yung Espiritu Santo bilang isang apoy at bilang isang hangin din. Ay kita natin may mga iba't ibang images. Diba? Kapag pinag-uusapan natin si Holy Spirit, may apoy, yun yung color coding natin this Sunday. So, magsorte ng pula, yellow, or orange. Mas meron ding hangin. Kung naalala niyo yung conversation ni Nicodemus saka ni Jesus sa John chapter 3, ang sabi ni Jesus, ang Espiritu Santo ay parang hangin. No? Di mo alam kung saan nagagaling at di mo alam kung saan papunta. Yun ang Espiritu Santo. So, napuspos sila ng Espiritu Santo. Anong effect nun sa kanila? Nakapagsalita sila ng iba't ibang wika. Pwede natin maisip dito na kapag ka tayo ay napupuspos ng Espiritu Santo, nakapagsalita tayo ng wika ng Panginoon, ng wika ng pagmamahal, ng wika ng katotohanan. Dahil yan ang legalan ng Espiritu Santo sa atin. At kapag nagsasalita tayo ng katotohanan, ng pag-ibig, nagkakaintindihan tayo. Naintindihan yun ng bawat tao. Naalala ko yung experience ko nung pumunta ako sa ibang bansa, sa Colombia. Iba-iba yung language ng mga missionaries na nakilala ko. Kasi may mga taga-Africa, taga-Spain, like Brazil. So, mayroong mga Portuguese, Spanish, at iba-iba pang language. Pero, hindi ko naramdaman na hindi ko sila naiintindihan. Of course, literally, hindi ko sila naiintindihan. Pero pag nagsasalita sila, ramdam ko yung pagmamahal sa sinasabi nila. Kaya naiintindihan ko sila. And then, biglang nalang may lumalapit sa akin na bigla magta-translate para maintindihan ko yung sinasabi nila. So, nag-unite tayo because of the Holy Spirit. Nagkakaintindihan tayo dahil sa wika ng pagmamahal. Ikaw ba? Ano ba yung wini-wika mo? Ano ba yung mga sinasabi mo? Galing ba yan kay Espiritu Santo? O galing kay Tani?
So next. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na ninirahan noon sa Jerusalem. Mga tao pala samba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdating ng maraming tao. Okay. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga lagat ang wika nila. So iba't ibang wika yung nasabi nila at naintindihan ng mga tao. And I was praying about this also. Sabi ko nga ngayon mismo, wow! Yung salita ng Diyos umabot na sa Pilipinas. Yung salita ng Diyos Pilipino na. So umabot na sa wikang Pilipina din. At dahil sa Espiritu Santo, mas iba't iba pang lugar, pati iba pang wika, pwede natin ipahayag ang salita ng Diyos. Ganun malakas ang Espiritu Santo. So sa next po. So sinabi dyan, yung mga bansa na nandoon at naintindihan nila yung salita ng Diyos. At ano ba yung sinasabi ng mga apostol? Yung mga kahangahangang gawa ng Diyos. Ayan. So ang Espiritu Santo, tinutulungan tayo para ipahayag yung mga kahangahangang gawa ng Diyos. Ano ba yung kahangahangang gawa ng Diyos na sa buhay mo ngayon? Linip? Hirap ang lihat? Sorry ah. Ramdam na ramdam pa yung Espiritu Santo. Kaya, patulong naman. Kaya yun naman ako na i-trip. Salamat. Yeah. Sorry ah. Okay, ano yung kahangahangang gawa ng Diyos sa buhay mo? Kanina, kahapon lang, di ba, kagabi, nag-share si Kuya Elwan. Wow! Yung kahangahangang gawa ng Diyos sa KLB pala, Kuya L.A. Kahangahangang gawa ng Diyos sa buhay niya nung Mother's Day. Ang lupit na na. Ted Malu. So, ramdam doon na yung Espiritu Santo yung nagsalita sa kanya. So, nag-testimony of life siya, testimony of life ng mga apostles. Yan ang gawa ng mga ng Espiritu Santo sa atin. Okay. Yan yung makikita natin sa pagbasa natin sa unang pagbasa sa Acts 2:1-11. Tingnan naman natin yung gospel sa 1:20-19-23. Ito, isa pang account to kung paano nila natanggap yung Espiritu Santo. Ito, kasama nila si Jesus nung natanggap nila ang Espiritu Santo. Kinagabihan ng linggong din iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa patok nila sa mga Hudyo. So, makikita niya yung parallel. Nagkakatipon-tipon din sila dito. Nagkakasama din sila. Pero, perhaps, kung magkakayo pa, is, sa moment na to, takot sila. Bakit sila takot? Bakit sila takot sa mga Hudyo? Kasi pinatayin ng mga Hudyo si Jesus. At naisip nila, papatayin din sila. Kaya natatakot sila. Ikaw ba, ano yung kinakatakutan mo? Sino yung kinakatakutan mo? Ano yung pinag-aalala mo? What are your worries? What are your anxieties? What troubles you? Kasi nung mga panahon na to, they were anxious, very anxious. They were terrified. They were afraid. Sa mga panahon na yun, dumarating si Jesus. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila, "Peace be with you." Sumayin niyo ang kapayapaan, sabi niya. Sabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang kagiliran. Tuwan-tuwa ang mga alagad ng makita ang Panginoon. So, pinipilian tayo unang-una ng Panginoon ng kapayapaan. Peace. Kalma ka lang. Sit ka lang. Peace. Tapos, pinakita ng Panginoon yung kanyang sugat. Sabi niya, ako, dinanas ko rin yung hirap. Dinasa ko yung hirap. Pero muli ako nabuhay. Kaya sit ka lang. Huwag kang matakot.
di ka nag-iisa. Manampalataya ka sa akin, mabubuhay ka muli. At dahil doon, tuwa-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. So nagkaroon na sila ng peace, nagkaroon pa sila ng joy. Ikaw ba, sino ang joy mo? Siya. Siya. Ang joy, si Jesus. Kasi lumating na si Jesus. Si Mayor? Sino ba si Mayor? Grabe. Sinabi naman ni Jesus, sumayin niyo ang kapayapaan. Okay, two times na yan. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. So, pagkatapos matanggap yung peace, saka yung joy, ayan, go! Sinusugo na kita. Go for the mission. Be who you are. You are the mission. Diba? Nalala niya last week, I am a mission. Be who you are. Go. Fulfill your dreams. Huwag kang matakot. Be holy. Be saint. Be the best of who you can be. Change the world for better. Amen. I am with you. Do the will of God. Katapos, sila hiningan, hiningahan niya at sinabi, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. So, ito yung power ko. I'm giving you the same power that I had to conquer the world. To conquer all these challenges, all these sufferings, to overcome them. Tanggapin niyo yan. Very same Spirit of Jesus. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawag na nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawag. So yung power natin is a power to forgive. Power para magpatawad. Natanong ko si Lord sa Trego, Lord, bakit patawarin? Bakit about forgiveness? Kasi, kung iisipin nyo, ano ba yung ugat ng kasamaan, ng galit sa mundo nito. Diba yung isipin nyo, kapag kami ginawang masama yung isang tao sa'yo, sinuntok ni Jamir si Michael. Anong gagawin ni Michael? Dalawa lang yan. Babawi siya o papatawarin niya si siyempre babawi yun. Babawi yun. Kahit ganun, kinapawa. Hindi, babawi yan, di ba? Pag binato ka ng bato, batoy mo ng granada. Batoy mo ng beer. Pag binuli ka, Uy, pangit. Anong sagot mo? Back to you. Pangit twice. Pangit two times. Saan tayo? Mas pogi ako sa'yo. Saan tayo? Madalas, hindi talaga ang dahilan ng gera. Ang dahilan ng pag-aaway. Nakapangit. May pangit na sagutan. Kasi yung masamang espiritu na sabihin sa'yo, matakihin ka ng galit. So, magagalit ka. So, kung ano na yung gagawin mo. O kaya, kung di mo naman sasapakin yung kaibigan mo, magtatanong ka na ng sama ng loob. Tapos yung sama ng loob na yun, kinukurap ka na. Sama na natin yung loob. Tapos i-chismis mo pa. Alam mo ba yung sama sa apang mo? Alam mo mo ba yun? Alam mo ang kwenta yun. Buo mo naman yun eh. Yan. O, diba? Hindi mo nga sinapak. Sinirangan mo naman. Diba? Anong pagkakayo ba nun? Nagagawa niyo ba yun? Nagagawa niyo rin ba yun? So, napaka-powerful yung patawarin. Ibig sabihin, pag sinampal ka, pasampal ka sa abo. Tapos may sasampal ulit, kasampalan mo. Kasampalan mo siya. Pagdating sa'yo, sinampal ka, okay na, tigil mo na. Huwag mo na sampalin yung katabi mo. Patawarin mo. Gusto so, pagka tumigil na sa'yo yung sampal, sinalo mo na. See, mga patawag kita. So that's the power of the Holy Spirit. Hindi yung kahinaan. It's a power to forgive.
Kasi iniisip natin minsan, ay, weak naman yan, hindi naman siyang pinawian, hindi na ginantihan, hindi siya lumaban. No! You need a lot of power to forgive. And that's the power of the Holy Spirit. And forgiving is loving. Diba? Forgiving is loving. Yan ang proof ng tunay na pagmamahal. Pag kaya mong patawarin yung nanakit sa'yo, kaya mo na bang patawarin? Naku! Diba ang hirap? Diba yan yung pinakamahirap gawin? Kaya kailangan mo kaya kailangan mo ng pinakamalakas na power para doon. Para patawarin. Yung pinakanakasakit sa'yo ng lupusan. At kapag napatawad mo yun, by the power of the Holy Spirit, magtutuloy-tuloy na si Holy Spirit to also dwell and move in that person, to save that person. Mapapatawad mo yung tama. Pero you also have the power not to forgive. Nasa sa'yo yan. Yung pagkakaintindi ko dito. Kasi pag di mo pinatawad, makasalanan pa rin yung tao. Sa English, those whose sins you retain, they are retained. Kung di mo pinatawad, kasalanan pa rin. Hindi siya man sasalba. So that's the power of the Holy Spirit. Now, I have shared these different things. The way we can understand the Holy Spirit. A trailer pa lang yan nung para sa Sunday na Pentecost. Trailer pa lang ito. Merong, let me end with an experience. Merong isang tao talaga na close sa akin. I really like this person. Malaki siya. I treat him as a mentor. Malaking tulong niya sa buhay ko. Pero there was one point na na-disappoint ako sa kanya. Nabigo niya ako. I would not share more details kasi pakakilala niyo. Hindi, hindi si Bob. Kaya magalala. So nasaktan talaga niya ako. Yun pala yun ang pinaka-close sa'yo. Yun yung pinaka-nakasakit sa'yo. Kasi kung di naman siya ganun ka-close sa akin, tema lang yun eh. Kung ano man gawin nito, tema lang. Pero pagka-close mo na pala talaga yung tao, tapos na-feel ka ng tao yun, ang sakit. Sakit talaga. Matubok. So, hindi ko siya mapatawad yung sa ginawa niya ngayon. At dala-dala ko yun. At yung bagay na yun, nakasira ng relasyon namin. Yung tulad nga ng sinabi ni L.A. Kahapag eh, naging cold yung relationship namin. Nalamig. Ako yung nalamig sa kanya. Nalamig ako sa kanya. Hindi ko na siya chinachat. Hindi ko na siya kinakausap. Hindi ko na siya masyadong ina-update. Nalamig na ako. Kasi sinaktan mo na ako eh. Tapos nakasira din sa akin yun. Actually, na-realize ko, nakasira din yung sa relasyon ko sa Diyos. Kasi minsan, pinaproject ko yung nangyari doon sa kanya, sa Diyos din. Kaya, umabot yung time na nagkaroon ako ng 1 year after. Nagkaroon ako ng mabuting sharing sa isang spiritual director. At tinuruan niya akong magpatawad. Tinuro niya sa akin, patawarin mo yung tao niya sa puso mo. Kahit na hindi mo siya mapatawad na face to face, sabihin sa kanya na mag-sorry ka, or kaya I forgive you. Pray to it, pray about it to God. Sulat mo yung pinakadahilan kung bakit ka nagalit. Tapos, patawarin mo siya. Sabihin mo, Lord, I forgive this person. Masakit man yung nagawa ko, I forgive this person. And I pray the best
for this person. I pray for this person. Kasi naalala ko sa Diyos yung prayer ko na yun. Alam niyo nang inaalay ko yun? Wow! Peace be with you talaga. Yung talaga, ramdam ko talaga si Jesus. Peace be with you. Amen? Peace be with you. Doon ko na-realize yung pinakita niya yung sugat niya. Yun. At naman tayo nagkakasugat eh. Yeah. Pero come on, heal that wound. So it's time to heal that wound. And that gives me joy. That gave me joy. And that, parang sinag niya ulit ako, go! Huwag ka mapapatalo niya. Be yourself. Huwag ka matakot. Huwag ka mahiya. Live out the best. And it will come a time we can talk to this person further. But now, be who you are. Sinusugo kita. So mula nun, naramdaman ko rin yung experience na naging mas okay yung relationship namin. Kasi mas nakakausap ko na siya ulit. Hindi na ako natatakot sa kanya. At sa puso ko, napatawad na siya. Kasi malamang sa malamang ako, may pagkukulang din talaga ako. Pagkukulang din talaga. Hindi lang naman siya. Ako rin eh. Alam ko rin. So pinatawad ko rin yung sarili ko by that time. So in this time of prayer, you read again yung dalawang passage and talk to Jesus about it. And something can strike you and focus on that. Pray to God about that topic na nakafocus, na extract sa'yo. And then, talk to God, talk to Jesus. And to live out that call, you need to ask the Holy Spirit all the things that we need. Lord, I ask that I may have the power to forgive this person. That can also be the one. Pwede mong hilingin yun. Ano yung kapangyarihan na yun? Na kailangan mo ngayon? Doon sa kanta, di ba? May joy, may peace, may freedom, may love. Ano doon yung kailangan mo? At bakit? At bakit? So enjoy your prayer with Jesus, with the Father, and with the Holy Spirit. Ito pinakamabilis ang prayer ito, one-liner prayer. Kapag kailangan mo ng tulong, kapag nangangamba ka, kung natatakot ka, come Holy Spirit, come. Hear that? Come Holy Spirit, come. Bibigyan niya sa iyo yung kailangan mo. Come Holy Spirit, come. Fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Amen.